Hello, good day everyone. Welcome to my channel. And kung bago ka dito, please subscribe and hit the bell button para updated ka sa mga bagong contents, videos, adventure ko. Ang measles po ay isang uri ng sakit na dala ng virus or sani ng measles virus. Ito po ay lubhang nakakahawa. Hindi po yun ang nakakamatay, kundi yung komplikasyon na dala nito. And of course, ano nga ba ang sintomas ng measles o tigdas? Ang mga sintomas po ng measles, meron po tayong lagnat, sipon, ubo. And sometimes, namumula yung mata sa katawan o namumulang butlig-butlig sa buong katawan. Pag meron kang tigdas, ano nga ba ang pwede mong gawin? Siyempre, unang-una, dapat nating tatandaan na ang wastong pagkain. Siyempre, ang tamang pagkain talaga, kasi tamang nutrisyon ang makukuha mo. And of course, huwag natin kalimutan yung rehydration. It is important to be hydrated. And kailangan din pong uminom ng vitamin A. Vitamin A supplementation. Uminom ng gamot na ayon lamang sa payo ng inyong doktor. Kasi walang gamot sa measles o tigdas. Only the complication, yun po ang tinitreat ng mga doktor. But the measles itself doesn't have a cure. Linawin ko lang po, wala pong gamot ang measles. Measles po ay pwede lamang ma-prevent through vaccination. And pag nakaranas ka na ng measles, pwede ka nang hindi magka-measles sa susunod. Kasi once na nabakunahan ka or nagka-measles ka, you have the virus or you have the antigen na sa katawan mo. So hindi ka na magkakasakit ng measles. Kaya importante po yun sa pag-iwas, importante po yun yung vaccination. It is free sa mga public health centers po natin. Free po ang vaccination natin sa measles. And at the same time po, meron po tayong vitamin A supplementation. Vitamin A, binibigay po yan sa mga measles to prevent seroptalmia or night blindness. And of course, kailangan natin yung vaccine. Vaccination talaga. Pwede ba itong makahawa sa mga matatanda na? Yes, pwede siyang makahawa sa matatanda na kung hindi ka pa nagka-miss. Paano nga ba natin maiiwasan yung tigdas o measles? Iwasan po natin ang tigdas o measles sa pamamagitan ng pagbakuna sa mga bata edad 6 na buwan hanggang 5 taon, 6 months to 5 years old. So, mainam na dalhin ang inyong mga anak sa pinakamalapit na health center, lalong-lalo na kung ito ay magna 9 months. And after 3 months, so 1 year old na ang inyong mga anak, dalhin siya para sa MMR. Aming complication ang measles. Pwede yung pagkatae, infection sa tenga, infection sa utak, at saka pneumonia. Siya magdulot ng malnutrition. And pwede din po siyang magdulot ng pagkabulag sa mga bata. Pwede rin siyang magdulot ng pagkabulag. And the worst is, pwedeng mamatay ang isang pasyente na nagkaroon ng measles.
kapag hindi naagapan ang komplikasyon. So, payo ko po sa mga nanay dyan na nawalan ng tiwala sa immunization or sa immunization program ng Department of Health para hindi po tayo magsisi sa huli. Kasi ang pag-iyak ng bata during immunization ay napakaliit lamang kumpara sa complication ng measles kung magkakasakit siya. Vaccination is free and the prevention is free. So, sa mga nanay dyan, ang measles vaccine po ay mabisa. Ang measles vaccine po ay mabisa and subok na ng ilang dekada, ilang taon. Wala po tayong dapat na ipagkaalala. Para po sa may mga karagdagan, sa may gustong magdagdag ng information, pwede nyo pong i-comment para po alam ng ating mga manonood. Maraming salamat. If you like this video, comment down below and please hit the like button.